universe, may santo matulong. Mm. Nagsasecret lang sila pa na ganyan. Salamat sa lahat, salamat. Salamat kasi si Smith. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Opo, opo. God is a great provider. Ito wala ka sa position mo, pero nandito na ka. Nandito ka na sa tamang position. Opo, opo. Opo. Salamat talaga sa Diyos. Yan ang sinabi ni Kristo sa Matthew chapter 16. Masahin natin. Maganda ito eh. No? Ito ang pinaka maganda na talata. Umaga, mga kapatid, no, maraming salamat sa laging pagsubaybay sa ating programa. Before tayo magsimula, mga kapatid, hintay tayo sa mga kasamahan natin na mag-view. So, pupunta tayo sa Leyte ngayon, sa alas 10, Balumpon Leyte. Bukas, Balumpon Leyte. Ito yung schedule natin, mga kapatid, sa Palumpon, sa Leyte, mga kapatid. Sa ano po tayo bukas? So, 19 ngayon, di ba? Yes po. So, 20 po. 20 pa yung 19 ngayon, bukas 20. Oh, ay, oh, sa St. Francis Xavier Parish, July 20, sa PICC Convention Center, Palumpon, Leyte. So, alas 10 po yung misa. Ang talk natin is alauna. At sa July 21, St. Michael the Archangel Parish, Poblacion, Mahaplag, Leyte. Ang misa ko doon ay alas 5 sa hapon. Yung talk natin after the mass, ng mga 7 na ito. So yan ang bibisitahin natin sa Leyte. By the way, may special tayo na bisita na from Samar. Labisaris, Northern Samar. Labisaris. Ilonggo? Dili, Waray. Ah, Waray. Ah. So, maganda itong conversion story na ating kapatid. Siya si Roland Parani. Parani, isang transgender. Transsexual in particular. Ah, transsexual. Apo. So, nagpa... Sex change, no? Sex change, no? Apo. So, kailan yun? I had my sex change in 2011. Particularly, it was December. Mm. So, ilang taon yun? Hanggang ngayon, siguro mag... For 13 years. 13 years. 13, mag-13. At ngayon, grabe yung conversion niya, mga kapatid. Nag-start lang ko, Padre, sa akong conversion. It was 2 years ago. 2 years ago. Before I was able to recognize the punto por punto. Mm. Yeah, actually, it was just a gift from God that I was able to scroll down from YouTube the... revelation of Mama Mary through a painter from, I think it was Iloilo. Mm. I just forget it. So, while watching the video, it was not an intention to cry out because it was Mama Mary, but it was just, I don't know, what the feeling all about. Mm. Umiyak lang ako ng umiyak. Tapos, starting that day, nagkaroon ako ng parang 1 month na halos ayokong lumabas ng bahay because I was just crying and repenting because all the sins I had committed had flashed back. It went back to my mind and I was like, God, why I had done all this? So, and after that, I had recognized Brother Wendell Talibong first ahead of you. And then, sabi ko, ang haba naman ng video ni Brother Wendell. Parang, I don't like it. So, enough ko siya. Pagkatapos ko mag-off, nag-flash yung sa'yo, yung punto per punto Reverend Father Darwin Gitgan. Tapos sinignan ko, di my short video. So, dun sa short videos, parang gusto ko ulit-ulitin. Until such time na nagkaroon ako ng parang, I think this is good. Sabi ko maganda kasi nafe-feel ko masaya ako every time I watch the video. Tapos, nagkaroon ako ng mas lalong conversion nang marinig ko si Doc Litchin. Oh, that's doon talaga ako humanga
sa kanyang catechism. Yes. Because actually ako, dati akong president ng Legion of Mary when I was in elementary. Masigasig ako na taga-simba, taga-samba sa Panginoon. Kaya lang, nung mag-abroad na ako, parang nawala siya. Actually, I forgot how to pray. I forgot how to read the Bible. Kasi during those times, parang na-occupied yung aking mind sa mga trabaho. I was working in a big, the biggest bank in the Middle East. Wow. Yeah, I worked there as a human resources specialist. So ako yung nagproproduce ng mga jobs. At during those times, marami akong natulungan ng mga Pilipino, mga taga doon sa amin, na magaganda ng buhay. As in, matatawag natin silang multi-millionaire. Wow. Kasi malaki naman talaga yung sahod namin. But suddenly, hindi ko maintindihan bakit lahat ng tinutulungan ko ay binabagsak ako. Sila ang naging dahilan kaya ako umuwi ng Pilipinas kasi sinumbong nila na female na ako. So against dun sa Islam, against yun, kaya ang ginawa sa nila ay sinumbong ako pati sa mga pulis. So I got 4 days to decide without sleeping, without eating, as in like I'm floating, na I need to go home. Maayon na lang, mabuti na lang, kaya ang aking visa is a manager position. So may kakayahan ako na umalis without asking from the CEO, from the top management that I have to leave. So it's just through my manager, approve lang siya. Kasi yun ko nga, I have to go to Abu Dhabi. So be there, I just to meet my brother. Pero ang plano ko talaga, nakatikit na ako, umuwi na ako ng Pilipinas. Minonitor nila ako until I reached down to Philippines. Kasi ako naghahawak ng security. Ako naghahawak lahat ng mga passcodes. Ako ang humaharap sa mga bagong empleyado. Ako ang nag-arrange lahat from A to Z. Lahat ng mga recruitments, ako. Kaya parang na-stagnant sila. Na-destabilized ba? Oo. So, ang nangyari, parang those years, nagkaroon ako ng anxiety disorder. So, I left the place June of 13 of 2012. I left Qatar that year. Tapos, pag-uwi ko ng Pilipinas, nagkaroon ako ng anxiety disorder na feeling ko, parang hindi ko alam, basta tumatakbo na lang ako. Nagkakasakit ako. Tapos, kasi during this time, wala akong makausap kasi lahat ng tao nakatingin sa akin. Kasi bumagsak na ako Kasi maganda yung trabaho ko, malaki yung sweldo ko. As in, malaki. Lahat ng pera ko, binibigay ko lang sa iba. Kasi ang mentality ko that time is, I have to give this money dahil mamuli ako. Wala talaga ako naipon kahit bisikleta. Binigay ko lahat yan. Kasi ang motto ko sa buhay, I'll die today or maybe now or tomorrow. Precisely. Kaya hindi ako nag-ipon. So, dami kang natulungan. Tapos nung bumalik na ako sa Pilipinas, doon ako nag-struggle. Nagkaroon ako ng sakit na hindi ko maintindihan. Lahat ng hospital napuntahan ko. Tacloban, Manila. Lahat. Ako lang, Padre. Hindi kasama ang family. Kasi ako, once na meron akong problema, hindi ko sila sinasama. Sinusolo mo? Oo, sinusolo ko. Kinakaya ko. Pero sabi ko, kaya ko to. Anxiety disorder. Tapos, nagkaroon ako ng high blood pressure. Nag-take ako ng 4 years ng gamot, maintenance. Sa awa ng Diyos, yung high blood pressure ko natanggal na kasi yung sakit ko parang sa pagkain. So ngayon, hindi na ako nag-diet ako. Fasting. Opo, fasting. Tapos ngayon, nung na-outreach ko na yung punto per punto, I had continued every day, all the time, I watch the videos. Then kasama na tayo sa team natin. Opo. Kasama na po ako sa team, sa KPIM, under Sis Carol. Opo, ang aming nanay-nanay ay Sis Gilda. Hi to Sis Gilda. And the rest of the team, thank you so much for allowing me to be part of Punto Por Punto. So actually, I have this certificate signed by Father Darwin Gitlano. Yes. So it was just 4 months back. Oo. December mo yun? December lang, Padre. December lang po. Kaya lang, nagkaroon ng struggle, siguro gawa ni Satanas, so ganyan.
So, nag-focus ako sa church namin. Mm. So, active ako ngayon sa church. Oo. Tumutulong ako sa funding, tumutulong ako sa mga utos ng mga pari. So, tinutulungan nila ako sa aking repentance, sa aking pagbabago. So, lahat sila, hi to Father, Reverend Father Prospero Elmo Cabili, to Reverend Father Julius Balangkit, and to Reverend Father Giovanni Picardal, and also to Reverend Father Fred Placa. Thank you so much, and to all the ministries, and to all the organizations, religious organizations in Labisaris, Northern Samar, to be in particular, in Katarman, Diocese of Katarman. Thank you so much. Si Bishop Boko doon. Opo. Tapos si Bishop Transit. Manuel Transit. Oo. Tapos nakapunta na rin ako kay Bishop. In-advise na rin niya ako regarding sa aking pagbabago. Opo, opo. Tapos yun, yung conversion ko, actually, hindi ko maintindihan, no? So, it's through the Holy Spirit, through Mama Mary, talagang sinabi niya na, huy, magising ka na. Hindi ka para dyan. Kasi kung hindi ako mahal ng Diyos, hindi ako tatanggalin doon. Kasi kung magpapatuloy akong meron akong pera, magpapatuloy akong magbabago. I have 9 surgeries already. Wow. Oh, meron. Opo, marami na po. Tapos meron akong mga... Ilang gastos mo doon? Ay, syempre. Malaki-laki din. Million. Marami na rin. Pero ano, through the support of our parish priests, talagang nung sinabi nila na magpatanggal ka ng suso, pinatanggal ko, magpa-iksi ka na ng buhok, tapos huwag ka na magpalda-palda. Mm. So, ginawa ko talaga. Nagkaroon ako ng obedience sa kanila. And I felt so glad, so blessed. Feeling. Na, ayan, blessed talaga ako. Blessed. Opo. Ngayon, kahit wala akong trabaho, nagluluto-luto na lang po ako. Parang income-income lang, sideline. Mm. Wala talaga ako. Actually, salamat sa ministry, sa KPIM. Tumutulong din sila sa akin. Oo, financially, and sometimes meron, sometimes ano, yung mga members, minsan tumutulong, magsasecret lang sila, padala, ganyan. Salamat sa lahat, salamat. Salamat sa Kasi tayo pabayaan ng Diyos. Opo, opo. God is a great provider. Ito wala ka sa position mo, pero nandito na ka, nandito ka na sa tamang position. Opo, opo, opo. Salamat talaga sa Diyos. Yan ang sinabi ni Kristo sa Matthew chapter 16. Masahin natin. Maganda ito eh. No? Ito ang pinaka maganda na talata na sayo lang, parang sayo ng mundo eh. No? Grabe yung influence mo sa buong mundo dahil sa position mo. No? Sabi niya dito sa 28 ba ito? 24. 26. Matthew chapter 16 verse 26. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Forfeit his life. Or what can one give in exchange for his life? So, paano ba yan? Kung kahit makuha mo pa yung buong mundo, sa'yo yung buong mundo, pero mawala yung buhay mo. Yung eternal life natin mawala. Di ba? So, yan ang ganda ng sinabi ni sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog, ha? Dahil maganda ito, eh. Ang ganda ng sinabi ni Kristo. Mm. Tagalog, Matthew chapter 16, verse 26. Magandang balita. So, ang ganda nito. Sabi niya, sa Tagalog version, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. So, makuha niya ang buong daigdig. Ngunit, mapahamak naman ang kanyang sarili. So, yun ang pinakataas, pinakatuntok na abot mo na. So, kaya nga, so, it is a blessing in disguise. It is a blessing in disguise ang nangyari sa'yo. It is very painful experience, but it is a blessing in disguise, a graceful experience. No? Your suffering will lead you to the source of grace. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ang kanyang buhay? So, ayun, wala ka, pero nasa'yo naman yung may-ari ng lahat. No? Sa'yo lahat, pero nakalimutan mo na ang may-ari sa lahat. No? So, ito po ay magandang storya ni kapatid Roland. Anong tawag doon? Transsexual? Transsexual.
transsexual. So nagpa-sex change talaga siya, no? 9 operations. I have 9 surgeries. Yes, 9 surgeries, no? Pero ngayon, mga kapatid, ito po ay maganda na karanasan dahil marami ngayon na nag-struggle. Sobrang dami. It is identity crisis, mga kapatid. So, sino ka ba? No? Mm-hmm. Yan ang dapat natin gawin eh. Ang dami na mga sikat, mga influential, mm-hmm. na katulad ni Brother Roland. Pero walang nag-guide sa kanila eh. So, ang simbahan ngayon through Papa Francisco, gusto niyan ma-ano, who am I to judge? Mm-hmm. Because we never accompany those people who have crisis in their identity. The church never accompanying to those people who have experienced crisis of identity. So, yan ang tinitingnan sa mahal nating Santo Papa. Who am I to judge? Di ba? So ngayon, through punto per punto, online evangelization, kahit kayo lang kami nagkita, para kami magkapatid. Oo. Kahit kayo lang kami nagkita, pero through accompanying, through social media, naabot natin siya through punto per punto, through sa mga kasamahan natin sa team. And then, yun ang isa sa mga paraan na kahit malayo tayo, nakasama natin sila. No? Then we are one. We are brothers and sisters in Christ. We are one body. No? The church. No? So we could be an blood relation. But we become water relation. Why? Through baptism. So it is going beyond blood relation. No? So but through the sacrament of baptism, we are part, incorporated to the body of Christ, the church. Mm. So ngayon ay very inspiring yung kanya. Hindi madali yung ginawa niya. It is really a miracle. Yung nangyari sa iyo, it is really a miracle. It is a great miracle. It is not an ordinary miracle. Dahil, just imagine, baguhin mo yung physical aspect mo. At nagsimula yan sa pagbabago sa mindset. Mm-hmm. Dahil sa kanyang suffering, it is a blessing. Mm-hmm. Yung kanyang trials, yung test, mm-hmm. will become his testimony ngayon. Of course. Actually, Father, ang mas lalo po akong naano sa sacraments ni Jesus Christ. Yes. Kasi yun po yung wala ako. At nung ginawa ko, nagkaroon ako ng peace of mind. Yes. Siya talaga, ang sacrament talaga ng confession, pati yung pagsimba, yung pag-receive ng Holy Eucharist. Every day ako nagre-receive. Wow. Yun po ang nakapagpabago sa aking pagkatao. Mm-hmm. Ang aking spiritual life, doon talaga siya nabago. Kaya ang pinapromote ko talaga, is yung sacraments. Kasi without sacraments or without even catechism, you would not wake up. Yes. Hindi ka talaga magigising. Kaya ang advice ko sa mga family, sa parents na merong katulad ko dati, is to take good care of their spiritual life. Yes. Teach the kids the catechism, the Catholic Church, it has to be taught. And ang importante is ibigay sa kanila ang tamang informasyon. Mm-hmm. Because sabi nila, kasi dati, yung mama ko, inaaway ko yan. Opo, marami pa akong nagawang pagkakamali sa pamilya ko. Mm-hmm. Inaaway ko sila, may sarili akong decision. Opo, nag-rebuilding po ako. Lalo na, mataas na yung position. Oo, nung mataas na yung position ko, mas lalong nakalimutan ko yung lahat. Nawalan na ako ng... although, tumutulong ako financially, pero ang love ay wala din. Hmm. Kasi talagang I long for love. Inanap ko talaga yun. Hanggang nagkaroon ako ng maraming kasalanan, nagkaroon ako ng, kumbaga, mga pamilya, mga mag-asawa, pinasok ko. Kasi nung time na yun, sabi nila maganda ako. Hmm. Kaya lahat, halos ng lalaki, pati doon sa amin, na mga... Nabibighani sa'yo. Parang nabibighani ba? Hanggang napasok ko ang mga relasyon na yun. Nasira mo yung pamilya nila. Opo. Yung ganun. Kaya, ang advice ko lang po sa lahat ng mga trans, sa mga LGBTQI community, ay maging aware tayo. Ang lagi ko pong naaalala ay yung paalala sa akin ni Brad Wendell ba yan? Ni Brother Dishing? O kaya ni Brad Angel? Larry Angel. Na
ang LGBTQI is like a society that is dead. Mm. Hindi tayo magpropropagate, hindi tayo magkakaroon ng mga anak. Mm. Mamamatay talaga. So ano ang intention ni Jesus Christ is to spread the words. Mm. Ipagpatuloy yung kanyang ministry. Mm. So paano ipagpapatuloy kung patay lahat ang... Go and multiply. Oo, go and multiply. Mm. Go and... Spread the words of God. Satan is will use the opposite. Yes. Mm-hmm. Kasi sa mga totoo naman eh, we have been, or ako, I have been parang naano ako ng laman. Mm-hmm. Doon talaga. In prison. Oh, nagkaroon din ako ng crisis spiritually, Father, kasi nagkaroon ako ng harassment. Hindi alam ng mga tao na siguro mga hindi lang siguro 5 beses na ako namatay. Mm. Na nagkaroon ako ng minutes of hindi ako makahinga. Mm. Na ako lang mag-isa kasi ako mahilig ako magsulo sa sarili ko lang. Oo, talagang dumating ako sa point na sinasakal ako. Kahit ako gising na, sinasakal pa rin ako. Mm. Talagang tumagon ako, Lord, please help me. Hindi talaga ako pwede makahinga. Pero wala ko. Anong ginawa mo? Ginawa ko, nag-pray lang po ako ng I believe in God. Yung Hail Mary, yung Rosary, ginagawa ko na yan day and night. Hindi ako matutulog kahit 11 o'clock, 12 o'clock in the midnight, 1 a.m. I need to pray. Sinusuot mo na. Oo. Oo. No, meron na po ako, St. Benedict lahat. At ang pinaka-paborito ko talagang santo o santa is si St. Faustina. She is really a miracle. A giver. I love you, St. Faustina, from the bottom of my heart. From being always with me. Yeah. Siya talaga, Divine Mercy Devotee. Kasi ako, Sacred Heart. Divine Mercy. Opo. Sacred Heart. Immaculate Heart of Mary. Lagi yan. Wow. Laging kasali yung heavenly powers. Totoo. For everything. So, kita ko, while nakikinig tayo kay Brother Roland, so, ang nakapagbago sa kanya ay ang grasya ng Diyos. Ang grasya ng Diyos ay nasa kamay ng mga pare through the sacraments. So, yan. Amen. Kung mamula tayo, hindi, it is a culture of death ang pinupromote ng LGBT dahil hindi naman tayo mamultiply kung lalaki at lalaki, babae at babae. Yun ang point ng simbahan, no? So, hindi naman tayo kaaway, mga kapatid. You are sons and daughters, children of God. So, is it because we have consistency to be a child of God when we do an evil act, an immoral act? So, ang pagkabakla, hindi naman yan kasalanan. So, yung gawain ng isang bakla, yun ang kasalanan. Okay. Diba? Effeminate yung lalaki. Dahil puro babae yung nasa bahay niya. Hindi naman yung kasalanan. Effeminate siya. Ang kasalanan, yung gawain ng isang bakla, gawain ng isang tumboy. At hindi tayo mamultiply dyan. Sabi ng Diyos, go to the world and multiply. Yes, hindi naman sinasabi go to the world and subtract. No, minus. Go to the world and multiply. Opposite, completely opposite ang gagawin ng demonyo. At yon ay patunay ni kapatid na Roland, no, grabe yung pagsisisi niya, pero hindi pa huli. So, 5 times na siya hinaharas ng demonyo dahil sa kanyang conversion. No? At si San Pablo din, yung second reading last Sunday, siguro yun, sabi niya, binigyan ako ng sakit ng demonyo. So, nagdasal ako sa Diyos. Nakunin mo ito, hindi kinuha ng Diyos. It refers to spiritual harassment. Then the grace given by Christ to me is well enough. And when you are weak, you are strong. Ang ganda. Very, very related. Meaningful. And makarelate tayo eh. Actually, yung Matthew 26, related sa akin. Kaya, tama lang yung pag-anon mo sa akin talaga. By grace of God. Yes. Dahil nasa iyo na lahat eh. Yung influence, yung kapangyarihan, yung kayamanan nandun na. No? So marami kang ma-influence ng mga tao. So hindi talaga magkasabay ang pagsilbi sa Diyos at sa pera. You cannot serve two masters at the same time. Mm-hmm. Di ba? Yep. So yan. No? Marami kang pera. Ginawa mo ba yan sa mabuti? No. Kung marami kang pera,
you can influence the world through act of charity or either act of greed. No, you're influenced by greed. And then, kahit hindi yuta mo, hindi lupa mo, kinuha mo. Dahil may power ka na. No? Kukunin ko ito lahat. What profit a man if he owns whole world but he forfeit his life? Ang ganda ng sinabi ni Kristo. Yung may ibibigay po ako, Father, kasi meron pong mahilig magsimba, magsamba ng mga LGBTQ. Nagsusuot po ang babae ng panlalaki, ang lalaki ay pambabae. Sa sabi nila may repentance sila. At actually, merong CFD sa Cavite na ganun ang ginagawa niya. Nagsiserve siya sa simbahan, pero babae pa rin yung kanyang aura. Mm. So gusto ko lang malaman niyo yung Deuteronomy 22:5. Andun po nakasaad na ang lalaki ay dapat sa lalaki lang magsusuot. Bawal magsuot ng pambabae. 22:5, no? Opo. Andun po yun. Kaya, masahin natin. 22:5. 22:5, a woman shall not wear an article proffered to a man, nor shall a man put on a woman's dress, for anyone who does such things is an abomination to the Lord your God. Yes. Nalinaw yan. Yes po. Kaya totoo yung sinabi ng mama ko, hindi po niya ako tinigilan. Patay na po ang aking mga magulang. Hindi niya ako tinigilan ng pinaalala niya sa akin yan, pero hindi pa rin ako nabago. Ngayon lang. Because of the grace of God. Because of the sacraments. At salamat kay Doc Ditching. I had started my conversion from him. Si brother. Na-communicate mo na si Dr. Ditching? Through ano lang, messages. Nandito siya sa Bohol ngayon. Oo, nakita ko yung post. Diyan sa sahabi. Napakagaling ng kanyang, talaga ang grasya ng Diyos nasa kanya habang siya ay nag-evangelize. Totoo yun. Grabe yung gift talaga niya yan. Brother Dr. Ditchie, kasama natin sa punto per punto. At Brother Doctor, Loki, nandito si Brother Roland, very inspired sa mga catechism mo. At kindly subscribe Dr. Ditching sa YouTube channel niya. Marami ng followers si Dr. Ditching. Dr. Ditching, every once a week lang yan. Wednesday lang po. Dahil busy itong doktor natin. So 30,000 na yung subscriber. Jose Gonzalo Ditching, faith seeking understanding. So may 8 days na hindi wala siya na to die or to the world, ng pagkamatay sa mundo. So ang ganda ng niya, mga research niya. No, marami na din siyang mga followers. Dumami na yung followers niya. At isa din sa mga naka-mold ni Brother Roland yung mga catechism ni Brother Ditching and Brother Paul. Brother Wendell Talibong. So I greet mo si Brother Wendell. Brother Wendell, salamat sa vlog mo. At kay Brother Angel, Brother Tata. Si Brother Tata ay pinopromote ko. Kasi natutuwa ako sa kanya. Kundi pa lang yung ni Brother Tata, subscribe. Pagsisiwalat ng katotohanan. Minsan lang siya nag-upload. Then, mag-live siya always. Daily man siya mag-live. Kaya iyang signal ba? So, hopefully everyone should follow. Could follow, ng lahat ng mga nandyan sa punto per punto. Supportahan natin. It's not just being to add on as a supporter. Pero ang pinaka-important is how we could spread, how we could understand the evangelism they are taking place on. So, importante yun. Kailangan natin silang tulungan na may spread out. So, through us, through our friends, and the friends of our friends, so lahat na yun. Precisely. Opo. Kaya ako nagpapasalamat ako particularly kay Father Darwin Gitgano sa kanyang kabutihan ang nagawa. Marami siyang nagagawa, sabi ko nga, magiging santo to si Padre. Yung aming parish priest, si Father Giovanni Picardal, is a great follower, big follower. Father Giovanni. Salamat, Father talaga Giovanni. Siya ni Father Darwin. Salamat. Salamat, Father si Father Giovanni Picardal. Alam mo. Avid fan. Unang-una, itong mga talent natin ay hindi to atin. No? Okay.
it is for the Lord ang akin lang ay kasalanan natin. Okay. Wala tayong ipagmalaki dito sa mundo. Kahit ano pa yung magandang initiative natin, magandang talent natin, yung kapangyarihan na nakamtan natin, yung kasikatan man yan, hindi yan ang atin. Yung atin lang ay isa lang. Ang pagkamakasalanan natin, yan lang talaga. Wala tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito. So lahat ng mga talent na binigay ng Diyos sa akin, hindi to kay Father Darwin po. Walang-wala po tayo, no? Abog lang tayo. No? So, glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. No? Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon, bukas at pagkailanman, no? So itong nasa akin, kasalanan lang. Dapat ipagmalaki, Brother Roland. Pero ngayon, it is a greatest miracle na nangyari. Mas milagro pa itong nangyari sa kanya. Sa isang puses na liberate. Isang patay na nabuhay. Milagro yun, di ba? Milagro din yung milyon na demonyo pumasok sa katawan na liberate. Milagro din yung terminally ill na muling nabuhay, muling na gumaling. Di ba? Milagro yan. But the greatest miracle is this, no? Yung conversion. Walang makapantay doon. Itong ginawa ni Rolando is the greatest miracle. Ito po yung kayamanan na hindi maibigay sa mundo. Hindi maibigay ng multi-companies corporation. Hindi mabigay ng tao. The peace I'll give you is from my Father. No, I leave my peace. I'll give my peace to you. That's the reason why the priest will bless the congregation. The mass is ended. Bring the peace and love of Christ to the world. Ganda? No? Bring the peace and love of Christ to the world. Hindi sinabi ng pare na natapos na misa, maglasing na kayo. Yes po. Lagi ko pong pinapalad sa kanila. Di ba? At yung mga galaw sa simbahan, pinagmamastan ko, kinakausap ko sila. Gusto ko lang Father, lahat po yung naglalagay ng paa sa kneeler, sa luhuran, kasalanan po yun. Disrespect po. Nag-cross legs. Kumpisal po natin yan, mga kapatid, kasi malaking kasalanan po yun. Kasi disrespect po yun. It falls under the first commandment. Kailangan lang. Kasi maraming gumagawa nun. Sabi ko, ikaw ba naman yung mag-cross legs ka? Kausap mong si Jesus Christ? Tutuwa ba sa'yo si Jesus? Sino ba ako? Oo, sino ba tayo? Mag-cross-lead ka sa governor? Opo. Cross-lead ka in front of the president? Opo. In front of the king and inside the church, he is the king of kings, the Lord of lords, the God of gods, di ba? Opo. Gusto ko lang po, Father. Sige. Salamat po kay Bishop Emmanuel Transe. Hi din po kay Bishop Boko, Noli Boko. At sa lahat ng mga kaparian sa Diocese of Katarman, patuloy lang po tayo, mga ama namin sa Diocese. Salamat sa inyo po ng Espiritu Leo. Salamat din sa pag-sama ni Brother Roland, mga kapatid natin sa pananampalataya, mga kaparian sa Diocese of Katarman. Nandito siya. At grabe yung kanyang the fire of the Spirit, no? Na nasa kanyang damdamin ngayon ay going beyond. Hindi na ito siya. No? Yung ginagawa niya, ang sinasabi niya, hindi na sa kanya. Katulad kay Kristo, Brother Roland. Sabi niya, yung sinasabi ko sa inyo, hindi akin. Ang sinasabi ko sa iyo galing sa Diyos, Ama. Ang gawain ko ay hindi ko nagawain. Pwede naman niya ang kinin. So si Kristo is very humble. At yan din na nakita ko sa kapatid natin. Yung buhay niya ngayon ay hindi niya. The old self na wala na. The new self. It is produced by the grace of God in Jesus Christ. Sabi ni San Pablo, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Yan ang struggle ni St. Paul. The same with us.
But thanks be to the grace of God. Only the grace of God transform my mind, transform my life. Yan ang sinabi ni... So, kaya nga, hindi tayo mapapagod sa pag-receive ng sacrament. No? Do we have a regular confession? Dahil yung gusto mong lalaki yung muscle mo. At once a year ka lang mag-exercise. Pwede ba yon? Pinakamatagal na siguro yung ano, 1 month mag-confession. Pinakamatagal na po. Yes. Kasi gusto ko pong i-reveal sa kanilang sige, padre. Sige. Ako po ay hinaharas po ng demonyo. Meron po akong third eye. Hinaharas ko ako ng demonyo. Nawawala po siya pag nagko-confession ako. Wow. Pero pag lumalampas po ng isang buwan, babalik po siya. Kaya kailangan gawin ko siya bago mag-isang buwan. Opo. Hindi ko alam kung anong plano ni God. Siguro ang gusto ni God na ano lagi ko siyang maalala. Ano ba yung sabi mo, harassment? Ano ba yung harassment na sinasabi mo? Para maintindihan nila. Spiritual harassment, pag ako natutulog, gigisingin niya ako sa pamagitan ng hindi ako makahinga, parang sinasakal ako. Sinasakal? Oo, tapos nakakakita ako ng shadow. Hindi panaginip? Hindi po. Sa panaginip, andun siya. Mm. Tapos naging part din po ako kasi ng ano, yung parang si Asmodeus. Mm. Nakikipag-sex siya sa akin through beautiful faces. Mm. Oo. Tapos itong nag-confession na ako, nagsisimba na ako araw-araw, nawala po siya. Basta ang lagi kong natatandaan, nag-a-attempt po siya sa panaginip ko. Kasi maraming beses na halos sa isang, sa 1 week, nakakadalawa. Lagi yun. Kasi talagang na-arouse po ako, Father. Nilalabasan po. Tapos, basta marami. Kasi, ano ako sa flesh, nakapanik talaga. By the way, Asmodeus is the demon of lust. Okay. Sa mga hindi naka- encounter niya. Kinikinsin mo ba yung Asmodeus? Asmodeus is the demon of lust. No, yan ang nasa likod sa pornography. Opo. Yan, laging nanood sa pornography and then nag-masturbate. Opo. Yan ang nasa likod eh. Opo. Kung alam na nila, no, kung yung Ministry of Deliverance and Exorcism, nadami yung mga exorcists, nadami yung mga deliverance ministers, yung mga pare. So, mamulat sila sa tunay na digmaan, sa tunay na sagupaan. No? Hindi ito sagupaan ng teritoryo. Okay. Hindi ito sagupaan ng ano lupain. Okay. Hindi ito sagupaan ng ari-arian o posisyon. Dahil maraming nag-agawan sa posisyon, lalo na malapit na election. Okay. Pero hindi yan. Pero it is one of his influence. But the core is a spiritual battle. Yes. Spiritual battle. Agawan po ng kaluluwa ngayon. Okay. Ang digmaan. Kung alam lang ng mga leader natin, they will promote the sacraments. It's greediness. It's a big, really. And greediness is mammon. The lust is Asmodeus. Akala ko spiritual concept lang. But when I am active to this ministry of deliverance and exorcism, hindi pala spiritual concept si Asmodeus. It's real. It is a spiritual reality. It is not a mere concept. It is not a product of mental production. It is not a product of mental, theological, mga theologians, but it is a real spiritual reality. Hindi siya nag-exist sa isipan lang. Maraming mga personality, it only exists in the mind. Like for example, Spider-Man. Nakakita pa kang real Spider-Man na lumilipad gamit yung ano, yung tawag nito, ang gagamba niya. Gamit yan. Kita ka ba? The original. Wala. Spider-Man is only exists in the mind. But Satan exists in the mind and also in reality. Both existence in the mind and in reality because he will harass you through the mind and through your emotional entity. Yan ang nangyari sa kanya. No? It is real. And then ang nakasave sa kanya basis wala, kikiling ako sa sacrament of confession. So, ngayon, in-encourage natin yung mga pare. To sit down the confessional box. Yes, po. Regularly. Regularly. Amen? Actually,
yung mga kaparian sa Northern Samar, to be particular sa Labisaris na lugar, minsan nagaano ako. Pero ang nagpapasalamat lang ako sa kaparian namin ay pag sinabi magko-confession, wala silang second thought. Automatic yan. Kasi ang kanilang iniisip, we will die anytime. Amen. At any moment, even in a minute, we will die. So kailangan, kasi sagutin ng mga pari na hindi sila makapagpakumpisal. Amen. Opo. Malaki yung maging kasalanan ng mga pari, punishment. Sa Diyos. Opo. Kung alam lang nila. Yes po. Yes po. Kaya yung mga kaparian natin, kung sakali man nagkakamali sila, huwag tayong magko-comment. Let's just pray for them. Amen. Yun lang malaking po. Tulong yun. Eh. Opo, napakalaking lak. Yung komentaryo, hindi makatulong yun. Ako po, kami po, pag katapos namin mag-confession, ang laging sinasabi ng aming pare, ipagdasal nyo kami. Amen. Lagi pong ganun. Kaya tulungan natin, ipagdasal. Huwag mag-comment kung si Father man ay ganito, ganyan. Just mag-pray lang tayo para sa kanila. Yun lang ang tanging kailangan gawin ng isang Katoliko, is to pray for them. Amen. So pray for the religious you know, yung mga madres, seminarians, mga lay servers, tanan lahat sila, kailangan nating tulungan ipagdasal. At salamat nga pala, salamat ako personally kay Brother Jando. Thank you so much. Makita kayo? Apo. Tapos kay Brother Angel, kay Brother Angel. Aljon, kay Aljon. Brother Aljon, at sa lahat po nang hindi ko pa napapanggit. Apo. Napanggit ko na po si Brother John. Salamat po sa inyong catechism, sa inyong gabi-gabi. Okay. Napagbibigyan ng impormasyon sa lahat ng libre. Pagpupuyat hanggang alas 10, minsan 10-10. Salamat po ng marami. Salamat. Yan lang po ang tanging masasabi ko at isang karangalan na namit ko si Father at isang biyaya galing sa Diyos ang mamit ko si Father. Salamat. Biyaya din, no? Nagkakita tayo and then maraming mga very inspiring yung story mo, no? At sana maulit pa ito dahil marami ka pang mga magandang experience karanasan na maka-inspire sa mga kapatid natin na nag-struggle identity crisis mo. Opo. Sana pagbalik ko, may kasama na akong maging katulad ko na. Amen. Amen. So, welcome ka. Salamat anytime po. Dito sa office natin. Salamat po. At salamat sa pagbisita. At patuloy lang tayo mga kapatid. Kita nandito lang tayo sa loob ng kwarto, no? Pero naabot natin ang buong mundo. Yun ang sabi ni Chris. Very humble talaga itong Panginoon natin. Sabi niya, you can do greater what I did. No, makagawa pa kayo higit sa aking ginagawa. No, contemplate bakit ba? Yung iba ay hindi gustong malampasan. Pero itong Kristo na Panginoon, sabi niya, higit pa. Yung gagawin niya sa aking ginagawa. Totoo naman. During the time of Jesus, wala pang social media. Magsasalita siya, yung mga present lang. Yep. O, hindi niya maabot yung nasa Qatar, nasa Amerika. Pero ngayon, kahit hindi pa ako nakaabot sa Amerika, nakapunta sa Amerika, nakarating na ako ngayon. Hindi pa nakapunta, pero nakarating na. Ito na ang sinabi ni Kristo, di ba? Opo. So, makagawa kayo higit sa aking ginagawa. Hindi naman natin mahihigitan si Kristo, di ba? Pero through technologies, through television, through radio station, through social media, ito yung point niya. Mm-hmm. So, grabe talaga ka-humble si Kristo, no? And yan, let us contemplate the way, the truth, and the life. And who is the way? Only Jesus Christ. Let us proclaim His words, not our words. Let us proclaim His teachings, not our opinion. Exactly. Because His teachings is greater than ours. No? Yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga, maraming mga tao na mga kapatid natin nakikinig. Libo-libo kapag dadayo tayo sa mga lugar dahil they are so uhaw na uhaw sila sa katotohanan. No? So, yan lang sa muna, mga kapatid, dahil aalis sila. Aalis kami sa Leyte. Kita-kita tayo sa awa ng Diyos. Maganda naman yung panahon. May low pressure, pero wala namang bagyo. Pero kapag meron lang aalis na bagyo, maning barko, makapunta tayo sa Leyte. Salamat, brother. Rulan. Salamat po. Apelido po. Romparane.
Ro Parani. Parani po. Roland Parani. Roland Parani. Salamat po. Maganda po yung storya ng buhay niya, yung conversion story niya. Ito po ay maabot ng marami pang libo-libo ka mga tao, milyon-milyon, na ma-inspire sa kanyang buhay. Salamat. Siya po ay instrumento ng Diyos para mamulat tayo sa katotohanan. Yung mga nagsisimula pa ng struggle, no? Ma-inspire. Kaya nga, maka-ano ako sa kanya, maka-sense ako na maka-relate ako sa kanyang ginagawa na continue he experience spiritual harassment. Yan din ang nangyari sa atin. Pero kung hindi tayo pagpatuloy, no, at mamumuhay tayo sa takot at kaba, sino matutulungan natin? Wala. Pati yung sarili natin, hindi natin matutulungan. So dito sa ating programa, mga kapatid, your test will become your testimony. Your trials will become your triumph. No? So yung trials na lead him to the triumph of grace. No? His test, no? Nung una, grabe. Just imagine na wala siya sa sarili. Parang-praning. Bigla lang tatakbo. At ngayon, mga kapatid, gradually, he is healed. Gradually, he is converted. Gradually, hindi naman perfect ang tao. But perfect yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Perfect yung providence ng Diyos, ng biyaya sa atin. When you are weak, you are strong. Sabi ni San Pablo. At patuloy tayong magdasal, bawat isa natin. Panalangin natin si Brad Roland at sa mga kapatid natin na nag-struggle pa. Hindi mawala yung struggle part na yun sa ating buhay. Nga, Fighty Maria, the tax safety with a humble heart. God bless you po. Salamat.